Welcome back to GameSource. So for today's video, isa na namang mobile game ang ating lalaroin. At nakikita nyo sa screen ang laro, Rounin the Last Samurai. So tara guys, start na natin. Tingnan natin yung gameplay ng Rounin the Last Samurai. So ito yung ating main screen. So meron pong parang daily attendance. So yan. So dito meron mga shop. Saan kayo pwede bumili ng mga gamit. So, meron dito parang microtransaction. So, yan. Online din tong larong to. So, kailangan nyo ng internet dito or data. Pero hindi naman siya ganun kalag. Basta kailangan nyo lang makakonnect. So, meron din ditong collections, equipments. Ito yung mga nare-receive nyo sa attendance. Click nyo lang. Mamimili. Stay lang sa akin si Shinobi Stealth Suit. Ayan. So, nag-increase daw yung critical rate ng 11%. So, daily mission. Meron niya siyang daily mission. So, kukulik nyo lang yung mga yan. So, ito lang naman yung pinaka main screen niya. So, punta na tayo dun sa gameplay. So, gagaya ng ibang laro. Bibigyan ka ng mga abilities. Pipili ka lang ng isa. So, ito ako sa attack by 7%. Stage 1. So, graphics, maganda. Yung art style ng Japanese. Sound effect. Okay. So, simple lang yung laro. Ito lang yung button. Tap button, attack. Hold nyo yung depends para mag-ano siya, block. Kung magsasabay sila magtama nung atake ng kalaban, magiging pari siya. O pari. So, ayan, natalo natin yung kalaban. Mamimili ka ulit. Yun. Pagdating sa art style, ang ganda, pati yung gameplay. For the greater attacks, hold yun lang yung attack button para mag heavy attack siya. Mag-perform siya ng heavy attacks. So dito tayo sa atin lang survive stage 5. Medyo malalakas lang din yung kalaban. So, kailangan konting ingat. So, mamimili ka dito. Vampiric Sword or Onimusha. So, dito na lang ako sa Onimusha. Okay, stage 6. Yun, nag-pari. So, ganyan lang yung laro. Casual lang. Action game. Attack speed. Ito tayo sa attack increase by 15%. Para malakas tayong damage. Stage 7. Oops. So, 600 na lang yung buhay ko. So, kailangan din mag-ingat. Heavy attacks, hold nyo lang yung attack button. Pe-penetrate yun sa defense ng kalaban. Yun. May mga nakukuha kayong essence na pwede nyo pang-upgrade yung mamaya. Makikita nyo yung mamaya. So, revive one time. Ang ganda to. Stage 9. Tapos hindi inabot. Yun. So medyo nakapagpa-level na ako ng konti rito. So ito yung pinaka-boss. Oops. So malakas yung boss na to. Oops.
Nako, nista na ako. Sabi ko lang kung mananalo ako dito. Oops. Yun. Meron ako itong gauge para sa SS. Kasi hindi pa siya puno. Yun. So, natalo natin yung boss ng stage 10. So, yan siguro yung pinakaunang boss. So, nullify damage. So, ito mas maganda itong attack increase by 25%. Stage 11. So, yung buhay ko, 300 na lang din. Yan yung nadadagdagan. Madibay na kung makakuha ka ng rep orb. Ako, lakas na ng kalaban. Yun, buti lang umabot. So, napuno na yung gauge ko para doon sa SS. Tatry ko siyang pindot para makita nyo. Yun. Kapit, diba? So, yun yung SS. So, kailangan niya mapuno. So, may time, meron din siyang gauge, time gauge. Tignan natin kung hanggang saan tayo aabot. Oops, wala ka. Wala na. So, yun, natalo ako. Hanggang stage 11, o 12 lang yata ako inabot. Ay, meron pa. Nga pala nakakuha ko nung isang ano kanina, isang revival. I-play natin. So, medyo lumalakas na yung mga kalaban. Naku. Sakit na nila mag-damage tapos may stun na rin na ako. Hindi ko alam ako namatay. Diretso pa. Tayo sa increase HP. Wala na tayong HP. Naku, stun ako. Naku. Wala na. Ayan. So, ayan. Kung gusto nyo mag-revive, pinitin nyo lang tong red button. So, hindi mo na ako mag-revive. So, close ko na lang. Tingnan natin yung mga nakuha ko. So, ito yung mga nakuha ko. Ayan. Ito. So, ayan. Nakapag-upgrade na ulit ako. Upgrade. So, meron ng iba't ibang level to. So, mas malakas na ngayon. Nag-iba yung character ko. So, meron din ditong character na available. Pwede mo siyang bilhin by para sa 300 o 3,000 yung kulay green. Pero pwede din siyang pre-trial. So, meron din palang iba ritong character. So, yan guys. Nakita nyo yung gameplay na itong larong Rounin de la Samurai. So, sa PlayStore, nakalagay dito. Isa to sa mga editor's choice. So, maganda rin naman talaga yung laro. Wala nga lang galang story. Pero pagdating naman sa gameplay, lalo na dun sa art style. So, masasabi ko na maganda tong laro to. So, yan na guys. Ang ating gameplay for today. So, please hit nyo lang yung like button kung nagustuhan nyo. Kung meron kayong mga tanong, mag-iwan lang po kayo sa comment section. Thanks so much for watching. See you in my next video. Bye!